Kailangan na malaman kung sino ang sentro, central personality. Sua Huagao. Ha? Sua Huagao. Ano? Sua Huagao. Sua Huagao. Sua Huagao. Ito po yung password niya po. Pwede ko ibigay ko sa inyo. Sulat po, sulat po. May we have the, you know, Mr. Chairman, may we have the Sergeant at Arms to get the copy of the... Mr. Chair. Mr. Chair. Senator Smith. I think for the record, the family name should be the one that we use. Oh. Yung family name niya, Gao, di ba? Gao, opo, opo. G-A-O. A-O. Okay, thank you. G-A-O po. Okay. Gao. Okay. Sino si Swag Gao? Sir, matagal na po ito nag-junket agent ko po. Almost 8 years na po. Kilala mo siya, ha? Kilala ko po. Matagal na po nag-ooperate sa... Unti-untiin natin. Opo. Kilala mo siya? Kilala ko po. Ngayon, taga saan siya? Taga China po. Saan sa China? Sa Beijing po. Beijing. Opo. Han. Ano po? Han. S-A-N. Han siya. Han. Ano ba yung Han? Ang ethnic niya, Han. Ano po yun? Babayan mo na. O, sige. O, sige. Mr. Minority Floor Leader, if you will allow, let us allow him to make his story first. Taga Beijing, ha? Opo. Kailan unang pumasok sa Pilipinas yan? I think 2007 po. Labas pasok po to. May record sa immigration. Opo. At ito po, at pwede po itanong po sa Soler, nakapaglaro na po ito ng, natalo po ito ng 450 million po. Naglalaro sa casino ito? Opo, may record po sa Soler po, pwede po tanungin. Natalo po ito ng 450 million po, kaya po siya may utang natin. 450 million pesos? 450 million pesos po. 450 po. Isa-isang gabi? Hindi po. Actually, naglaro siya po 1 week. Nasa record po ng Soler, lanaro ng 250, tapos napakiusapan ko maglaro, tapos natalo ng 250, natalo pa ulit siya ng 450. Kaya, umutang ako sa Soler, sabi ko, bigyan niya naman pa ako credit, gusto maglaro. So, binigyan naman ako ng credit ng Soler na 450 million po. Kailan yun? I think, 2000... Early 2000 o late 2014 po. Mr. Senate President, Mr. Senate Minority Floor Leader, can we just let him finish first and then... Yeah, I will reserve my right to... Yes, yes. Opo, we can, all senators will have the right opo, question. Opo. O sige, ako naman, a facilitator lang. No? So opo. Ano nangyari? Sino ang nakanandun sa opisina? Ito po si Mr. Gao. Okay, so tatlo kayo. Opo. Okay, ano nangyari? Sabi ni Mr. Gao kay Maya, magbukas po lang account. Sabi ko, refer kita. Gusto ni Mr. Gao na dollar. So sabi po ni Maya, kailangan cooperation. Corporate ba? Kasi hindi pa ako nagbukas ng mga tao ko po eh. So hindi ko masyadong maintindihan. So sabi ni Maya, kaya limang tao para gumawa ng isang company para magbukas po ng account. So, okay, tuloy mo. So sabi ko, sabi ni Gao, bakit ang hirap yata magbukas ng account? So sabi ni Maya, ako na bahala. Tapos, nagmamadali din po ako, umalis. So sabi niya po, siya na bahala. Opo. Pagkatapos sige, po, tuloy mo. After, hindi ko po masyadong mataan, 2 to 3, tumawag siya. Sabi niya, kailangan ng $2,005. So, sabi ko po, sandali, tatanungin ko po na kay Mr. Gao. So, sabi niya, ipadala lang. So, sabi ni Mr. Gao, ipadala. So, pinadala $2,005 po kay Maya po. Yun po nangyari. Okay. Opo. Sinasabi niya po, na limang tao ko, nung sa Senate hearing na narinig ko po, hindi po totoo yun. Oh, no, may ibang tao. Hindi, kayong tatlo lang. Wala naman po pinabay. Sinabi niya limang tao, hindi po totoo yun. Okay. So, ano pa nangyari after that? So, wala na po.
Wala na? Opo. Okay. Doon tayo sa February 5. May nangyari ba sa iyo tungkol sa manangyari dito sa money laundering? February 4 po. February 4. Okay. Opo. Lumating po si Mr. Gao. Sabi niya, yung mag-iimbest sila sa Pilipinas kasi hirap ng kasino sa Macau at isasara nila yung kumpanya para madala mag-invest dito sa junket sa Manila. So sabi ko, sige, sino ba to? Sabi niya, matagal na to kaibigan, si Ding. Si Mr. Ding po. Yung sinasabi niya po, siya po yung nag-receive ng 1.3,650,000. Mr. Ding, sino si Mr. Ding? Ding Xixi. Ding Xixi. Yung sinasabi po nung... Anong nationality ni Ding Xixi? Macau po. Macau, okay. Okay. Sige, tuloy mo. Para matapos mo lang lahat ng gusto mo sabihin, ikuwento mo lahat, and then we will ask questions. Sige, tuloy. So, sabi ko, sino ba to? Sabi niya, sigurado mag-i-invest dito. O sige, sabi ko, tingnan natin kung... Sabi niya, may papasok sila malaki pera. Eh sabi ko, tingnan natin, pag may pera, lumating, yun ang casino rules sa amin eh. Pag may pera po, yun ang totoong salita. Yung mga sabi-sabi lang, hindi ko kami naniniwala dun eh. Opo. Okay. So, dumating po next day, dahil nagmamadili ako. So, next day, morning, sabi niya, magkita tayo sa Suler. O sabi ko, sige po. Sino nagsabi sa'yo, magkita yung kayo sa'yo? Yung dalawa po sila. Si Ding po, tsaka si Gao. Si Ding at tsaka si Gao. Oo, kasi okay. Sabi niya po, may darating na pera. O sinasabi ko, sige. Tawag po ako ng may Maya. Sabi niya, wala po. Wala. Sabi ko sa kanila, sabi niya, tawag ka ba? Sabi niya, sige, tawag ko nila. Sabi ni Maya, ang kulit ko. Sabi ko, ang kulit ito yung dalawa eh. Tapos tawag na naman ulit ko. Mga ilang tawag po. February 4 ito. February 5 po. Morning po. Tapos dumating ko ang almost 1 something. In the afternoon. Opo. Tumawag sa akin si Maya. Oh! May dumating 6 million. Dollars. Sabi ko, okay. Sabi ko sa nila, dalawa, may dumating ko 6 million dollars. O sabi ko, Maya, kung may dumating 6 million dollars, ipadala mo na lahat sa Suler. Sabi niya, sige. Tapos, tumawag ulit siya. Oh, may dumating ba? 25. O, di, sige, padala mo kung pwede. Padala mo sa Suler. So, oh, tumawag ulit. Oh, may 30 pa. May 20 pa. Lahat ito, million. Opo. So, ibig sabihin, lahat ito, yun ang 81 million po. Sabi niya, huwag muna akong kulitin. Dollars ito, no? Opo. Huwag muna akong kulitin basta may darating sa Suler. Sabi ko po, kung pwede naman po, makikiusap ako na sabi nitong player, sana kung inang mapadala mo sa Suler at may cash. So sabi niya, gagawa niya ng paraan po. So sabi, antayin na lang. Opo. Okay, tuloy pa. Ano pa nangyari? Numating ko ng mga 6 to 6:30 ng gabi. Sabi sa akin February 5. 6:30 ng gabi sa February 5 ito. Opo. Okay. Sabi mo sa akin ng Suler, o boss, may dumating na doon sa player mo kay Ting Xixi. Sabi ko, paano mo? Sabi niya, Philem ang nagpadala. Sino po? Philem. Philem. Ang okay. Money changer. Sabi ko, sino yun? Tapos, dumating po si Mr. Concon po. Sino si Mr. Concon? Concon Bautista po. Ayun, Concon Bautista, ikaw yun. Okay. Dumating po siya. Sabi niya... Anong oras itong dumating?
Magse-7 siguro po. Magse-7 ng gabi na? Sa Soler? Opo. Okay. Sabi niya, napakiusapan siya ni Maya na tulungan. Sabi niya, hindi dapat ako makialam dyan. Si Maya na kulit na pakiusapan siya. So sabi ko, thank you po. So sabi ni Konkon, yung pinaproduce ni Maya na pera, na produce siya 80 million pesos po. Dala niya po. 1.8 o 8.0? 8.0 million pesos po. 80 million pesos. Opo. Okay. Dala niya. Dala niya. Po. Ng tao niya. Cash, cash dala niya. Okay. Tapos sabi niya, yung kakulangan na 20 million dadali ni Maya. Okay. 20 million pesos po. So, dumating si Maya po. Mga oras dumating si Maya? Yung base po sa record po ng Sule, yung sasakyan po, binali po is 7:57.35 seconds. Ito po yung sa Sule po. Sasakyan po ni Maya po. Ayun. So may CCTV snapshot? Opo. Meron pa po iba po. Okay. So 7:57, halos mag 8 o'clock na yun. Opo, opo. Binali ho. Ibig sabihin, mas maaga ho siya dumating. Kasi kinuha pa to eh. Ah, kinuha. Okay, okay. Bali ho, pagbaba ho. Okay. Opo. Sige. Okay. Tuloy niyo po. Tuloy niyo po. Tapos po, sabi ho ni Konkon po, itong 100 million, dapat may resipyan. Eh, di ba po? So, binigay ko po yung kay Wee Kang Soo na password po. Yung Wee Kang Soo na sinasabi niyo. Teka, sabi mo 100 million. Opo, yung bakit pesos po. Bakit naging 100 na? Di ba, 80 po plus 20 po. 80 million plus 20 million. Sino nagdala ng 20? Si Maya po. Pinapaklaro ko lang. So, okay. Cash yun. Mr. Kim? Cash po. Okay. Meron pong patunayan po itong cash na pagdating po, dahil nagmamadali yung player ko, sila din sigaw, chinegin ko kasi meron po kami rules na usapan. Basta lahat ng pera pumasok dito sa act. Ang usapan nito, lahat lalaroin sa casino. Kasi ang casino po kami, meron kami gentleman agreement eh. So ito, diniposit ko po, meron pong picture na February 5, 807 inakit ko po. Sa isang junket po. 100 million po. At pwede po i-check sa Sule. Okay, you're showing us a picture. A po, picture of... Tinanggap po yung 100 million. Na tinanggap yung 100 million sa Soler. Opo. Okay. Yung picture na yan galing sa Soler din. Yung pinakita mo, galing sa Soler yan. Mahirap mong sabihin, no? Pero ito... Wait, saan kinuha yun? Pati oras po. May oras po. Ah, okay, okay. May date po, February 5 po. Ah, okay. Sige, tuloy mo. Sinong kumuha ng picture? Ako po. Ikaw? Ako po. Marunong ka talaga to. Sige, tuloy niyo po. Tuloy niyo po. Opo. Naidiposit po sa junket na po. Tapos kumain kami. Sino kayong kumain? Kami ni Konkon po, tsaka si Maya. Si Maya, si Konkon at ikaw, kumain. Oh, sa Korean restaurant po, sa Kiwa. Kiwa? Opo. Korean restaurant sa Soler din yan? Opo, opo. Okay. Tapos po, February 9, ako po kumuha sa bahay ni Konkon na 100 million cash pesos. February 9? Opo. 100 million pesos cash. Opo. Sa bahay ni no? Ni Konkon po. Konkon Bautista ng Philrem. Opo. Okay. At 3 million dollars po.
So 100 million pesos and 3 million dollars. Opo. All in cash. Opo. Okay. February 10 po, kumuha po ako ng 2 million dollars po sa bahay niya. Yung 2 million, ano yan? Dollars? 2 million dollars po, tsaka 100 million pesos po. February 10 po. 100 million pesos. Opo. February 14 po, kumuha ko ulit ng isang 100 million po. So, total po, 400 million, 100 million sa solar, 300 million sa bahay niya, tsaka 5 million US dollars po. Cash. So, 400 million cash. Hindi, yung 100 diniliver sa solar. Ah, 100. So, 300 million kinuha ko po sa bahay niya. On sa, three dates. On three dates. Anong date yun? 9, 10, 14. 9, 10, and 14. Opo. Okay. Tsaka 5 million dollars po cash. 5 billion. Tapos kailan yung, anong breakdown ng 5 billion? Kailan mo kinuha yung, sabi mo may 3, may 2? Ganun ba yan? Opo. Isang February 9, 3 million. February 10, 2 million dollars po. Okay. Ito pong umpisa ko to, itong dollars po, kasi yung 300 million kinuha ko na i-deposit sa junket. Itong dollars po, gusto ko rin itong mga junket, si Gao tsaka si Ding, medyo dun nag-away na ho kami. Kasi po, ang gentleman agreement, walang kukunin cash. So wala ho sa rules eh. So, nung kinuha ho, kaya naging 4.63 million yung natira po sa isang junket po, yung nasabi ko, dahil nag-aaway na po kami. Kinuha niya 370,000. So, nagagalit na po ako eh. Kasi wala akong usapan, kukunin cash. Kasi itong negosyo namin, usapan lang eh. Yung tiwala eh. Eh sabi ko, niloloko niyo ako. Sabi ko, talon niyo muna lahat ng pera nasa sulit. Tsaka nyo na lang kunin to. So, kaya naiwan po yan na 4.63 million dollars po. Okay. Opo. Naiwan saan? Sa isang junket po, sa Sule, naka-safekeeping po. Hanggang ngayon, nandyan pa? Nandyan po. And gusto nyo, sabi ko nga, kung gusto nga dalhin dito eh. Sabi, payo lang sa akin na abot ako, masama po yun. Mr. Chair, ano lang, just to do inform the public, ano, marami nagtatanong eh, ano ba yung junket operator? Ano yung junket player? At ano yung junket na binabanggit mo? Ano yung, paki-explain ka nga mabuti. Opo. Ang junket operator po, katulad ko po, sa Cagayan Economic Zone po, Eastern Hawaii Leisure Company Resort with a casino license. Ang junket operator po, ibig sabihin po, kailangan sa iwang dealer, sa iwang player, lahat ng junket operator, kailangan foreigner. Hindi po pwede local na katulang local na tao po, hindi pwede po maglaro. Bawal po. Lahat po kailangan manifest. Opo. Opo. Katulad po dun sa Sule po, lahat po yan, kung sino po naglaro, lahat nakamanifest. So, kung sino-sino po. Money first. Money first. Show the color, ganun. Money first. Manifest, ano? Money peso. Kailang ipakita yung passport bago maglaro po. Sorry po, mali yung mga Tagalog ko. Pasensya na po. Sorry po. Okay, tuloy niyo po. Tuloy niyo po. Mr. Chair, may we ask him to spell the word manifest or money first? Ano? Manifest po. Yung passport po, ipapakita po muna. So, yeah, spelling niya, M-A-N-I-F-E-S-T. Makamali po. Attorney Toto. Your Honor, it is M-A-N-I-F-E-S-T, manifest. That's what I said. Thank you. Okay, manifest. Opo, yung ito po, anytime pwede niyong kunin.
sinasabi niyo po yung wala po ako, at sabihin ko po pala muna, baka kaya niyo po nasasakitan-sakitan lang po ako. Ito po, isasubmit ko po sa committee na matagal na hindi pa ako na-executive check-up. So, ito po, may appointment ako sa Singapore na 14, May 14, 15, 16, 17. Ito po yung katunayan ko po. Tapos, pwede nyo din i-check yung mag-ina ko po na sa Hong Kong, matagal na po nakabo, pinundahan ko po. Para isubmit ko lang po sa iyo, baga, di ba? Okay. Okay, thank you, thank you. Tuloy niyo yung kwento niyo. You were explaining yung junket. So, hindi pa na kompleto yung junket. Para malaman ng tao. Ang junket operator po, Light Sule po, meron po sila mga 14 junket operator po. Light Sule, yung si Ding, si Mr. Ding Ho, dumating po, ang tawag po dyan, junket agent lang. O casual junket. Isumin, may dala siyang player, wala ko siyang pwesto. Hindi ko siya gumagaso, nagsusundo, lahat po. Hindi ko pareho sa amin na operator po sa Midas po, tsaka sa Cagayan Economic Zone po. So, magkaiba po. Tapos, anong ginagawa ng junket para malaman ang mga tao? Maglalaro sila? Hindi po, tiga-convince lang player sa China kasi kailangan foreigner eh. So, kaya na i-convince mo mga player para pumunta po lang Pilipinas. Tapos, pag junket po, in dead chips, para may commission ka, pag naglaro ang player, dead chips to light chips. So, may commission po. Ang base po sa batas ng parkour is 1.25 ang allowed ng parkour. In kita po, bawat ikot po. For example, tumingin ka 1 million, lalayo 1 million, meron po, 1.2 po. Okay. So, yun na ba yung kwento niyo po? Opo, opo. Kasi po, yung sinasabi po yung kay Sui Kang, Wei Kang Su, iisang po player lang maliit yun. Kasi sinabi ko po, kay Philip, tatanggapan ko ng 100 million lang po yun eh. Pang-cash lang po yun. Kaya lumabas yung malaking Sui Kang po. Si Ding po tsaka si Gao, sila po talagang malaking player po. At sila po talagang dalawa. Gumawa nito. Clarification. Opo, kasi si Gao matagal po sa kaibigan. So, ito si Ding, hindi po. February 4 lang, kumabit siya. So, ang pinagniniwalaan ko si Gao. Eh, hindi ko alam na sinasabi. Factory, lahat na namin pera. Hindi ko po alam po. Okay. At this point, before we let the other senators ask questions, Ms. Salud Bautista and Mr. Concon Bautista, no? You represented that Ms. Salud, you represented that you delivered the cash to a certain Wei Kang Su. And you undertook to this committee to show us the transactions, all receipt of transactions. No, wait. Okay, you still have some submissions which are pending. Okay, you have not yet complied, so please comply. No. We'll send it to you. We'll send you the request. Yes, Your Honor. And make sure you comply it before the next hearing, huh? Yes, Your Honor. Okay, let's start off. We'll ask the senators to ask their questions in order of appearance, no? Mr. Chair, just... Senator Osmeña. Some administrative. May we take a look at those photos you brought, Mr. Wong? I-submit mo nga sa
committee secretary. Okay, at this point, Mr. Wong, the chair will start off with the questions. Mr. Wong? Mr. Kim? Okay. Opo, sir. Okay. Sabi mo dala ni Concon Bautista on February 5, 80 million pesos cash. Paano niya dinala? Mabigat-bigat yata yun. Paano niya dinala? May kasama po siya tao. Tao niya? Opo, opo, opo. So, paano nadala? Bagahe? Hindi po, parang nasa kahon. Yung parang box, papel na box. Okay. Karton po, karton. Okay. Opo. Tapos, yung kay Miss Maya Digito, paano nang... Sa pagkaalala ko po, magpasok po ni Maya mga 7:40 o something po, o 7:45, sabi ko, Maya, mabigat. Hindi ko po alam yung driver ko po o yung tao ni Concon tumulong ibaba po. Pero pinapahanap ko po yung affidavit, di ba, yung nagbali siya, kung sino nakakita sa kanya, sa... Hindi ko makunta, kasi nagtatago po ako eh, kaya hindi ko pa natrabaho yung mga kailangan ko. So, sa mga tuwid, I'm sure tinanong mo na yung driver mo kung tumulong ba siya. Hindi ko pa natatanong, hindi ko nakakausap, kasi takot ako sa mga driver, baka machismisan ako eh. Never ko pa nakausap ng tao hanggang ngayon. Okay, sige. So, sa pagkaalala mo, walang third party ang nakakita o meron ba? Palagi ko, meron po. Pagka ni-request siguro sa CCTV lang, sir, lahat po yun. Makikita po. Saan kayo nagkita? Pagpasok po sa VIP lounge po. Okay, sir. Opo. Sir, Mr., I'm sorry, I can't see your name. There's a glare. Attorney Tan. Yes, sir. Attorney Tan. Sorry. Yes, sir. You would have a CCTV for that. We have, Your Honor, but following the regulation imposed by PAGCOR, it has a period after which it is automatically erased. How long? Was it erased? How long is the period? How long is the period? And was it erased? Yes or no? That period, particular period that Mr. Kim Wong is saying, Your Honor, is beyond the... How long is the period? PAGCOR rule requires 14 days, Your Honor. Okay. So no total, was it erased? Yes or no? Yes, Your Honor. It's that particular period already erased, Your Honor. Erased na? Okay. Mr. Kim, sabi mo kumain po kayo after that. Saan restaurant ito? Sa Korean restaurant po. Sa okay. Kua. Yung Korean restaurant, may mga tao doon. Meron bang kilala nyo na nakakita sa inyo? Siguro po. Kasi sir, kung mabigyan lang ako ng pagkakataon, hindi ako yung haras ng ganito. Nilerate yung bahay ko, nilalagay yung kahon ng bahay ko, tatago ako, hindi ako makapagtrabaho. Kung bigyan nyo ako free hand, kukunin ko po lahat ng affidavit ng tao at maisasubmit ko po sa inyo. Bakit? Ano ba nangyayari sa iyo? Pakisabi lang sa committee, anong harassment? May warang po. Nilala, ang mukha ko pinakikita, 20 sila ng MPI. Legitimate ito, okay. Bakit mukha ko? MPI? Opo. Saan po ito? At kung ikaw lang magpaniwala, alam mo yun. Okay, Attorney Toto, please, circumstances, so that we will know. With the permission of the Honorable Chairman, Your Honor, sometime last Holy Wednesday, certain...